Pitong taon nang nakalilipas nang magkaroon at mabuo ang misyon ng mga PNP SAF at 44 dito ang nagbuwis ng buhay upang tugisin ang Noy Most Wanted at international na teroristang sina Zulkifli Abdir Omarwan at Abdul Basit Usman, mga Malaysian terorist ng Jemaah Islamiyya at sangkot sa Al-Qaeda na siyang responsable sa mga pag-atake sa Indonesia noong taong 2002. Si Marwan ay eksperto sa paggawa ng bomba. Siya ang nasa likod ng pagbomba sa Southern Philippines taong 2006 at ito ay may patong sa ulo ng 5 milyong dolyar. January 24, 2015, nang ipadala sa Mamasapan o Maguindanao ang grupo ng 84th Special Action Company Seaborne Assault Team o SAF na siyang natasan at umugi sa teroristang si Marwan at kasama ang 55th Special Action Company na siya naman sanang magsisilbing blocking force upang maisagawa at ma-execute ang misyon na kung tawagin ay Oplan Exodus o ang pagtugis kay Marwan. Kasama sa nauy naging operasyon ay si Police Sub-Inspector Max Jim Tria ng BMA Class of 2009 at top-notch ng Sniper School, nanguna rin bilang Scout Ranger at Commando Training ng Explosive Ordnance. Si Police Sub-Inspector Max Jim O. Macmac ay isang magaling na miyembro ng PNP SAF at dahil sa husay nito ay napadestino din siya sa hulo at basilan. Sabi ng kanyang mga katropa ay mentally, emotionally at physically ay prepared ang komando. Taglay niya ang katangian na handang sumugal ng buhay para sa bayan at sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Matapos mag-graduate sa Catanduanes State University o CSU, ay pumasok umano ito sa PNPA sapagkat bata pa lamang siya ay nais na nitong maging pulis katulad ng kanyang ama. Ayon sa kwento ng ama ni Police Sub-Inspector Max Jim Tria na isa ring alagad ng batas, ay alam niya na isa sa kanyang 5 anak na lalaki ay susunod sa kanyang yapak at iyon nga ang 3 niyang anak na si PSI Max Jim. Ang Scout Ranger na si Macmac ay pangatlo sa 5 magkakapatid na mag-asawang PSI Guillermo Tria at Ifigenia Tria na tubong Birak Catanduanes. Ang matandang Tria ay naka-assign sa PNP IAS unit ng kanilang bayan. Nakakatawang isipin na pareho ng ranggo ang mag-ama. Dalawa silang pulis sa pamilya at ang kanyang panganay na kapatid ay isang OFW. Ang pangalawa ay seaman at ang isa ay graduate ng information management at ang bunso ay nag-aaral pa. January 19, 2015, ang huling seryosong pag-uusap ng mag-amang Tria. Biniro pa nga daw ni Police Sub-Inspector Max Jim ang kanyang ama na kung gusto daw ba umano nito ng apo at kung oo ay pag-uusapan daw nila ito pagkapanganak ng isang babae sa Abril. Ngunit hindi naman umano binanggit ng anak kung sino at ano ang pangalan ng babae. Nabanggit din ni PSI Max Jim ang tungkol sa misyon nila sa Maguindanao pero hindi na umano inusisa ng kanyang ama sapagkat alam niya na classified ito. Bago ang nasabing deployment ng anak, January 22, ay kinamusta pa umano ni Ginoong Guillermo Tria ang kanyang anak at tinanong nito kung home base na ba siya. Reply naman ng anak niya sa isang text ay nasa ruta pa kami pa, kasalukuyang nagpapahinga at kumakain dahil nasira ang truck. Ang huling bilin naman ng kanyang ama ay ingatan mo ang sarili mo. Subalit pagsapit ng January 24, 2015, alas 10 ng gabi ng may flash report na may 27 staff member na umanong napatay sa Maguindanao. Si PO2 Anyo na dating nakasama ni Macmac sa pagbabakasyon sa kanila sa Birak Catanduanes ang nagbalita na isang senior officer lamang nila ang na-pull out at kinumpirmang kasama si PSI Max Jim sa misyon. Ipinahiram pa nga umano nito ang kanyang bulletproof vest at bala. Ang sabi pa niya ay magdala ng maraming bala at baka mapainkwentro sila. Inayos daw ni Tria ang lahat ng kanyang gamit na dati-rati ay kalat-kalat lamang ang mga ito. Nabanggit din ni PO2 Anyo na baka sa mukha ni Police Sub-Inspector Max Jim ang lungkot na para bang ayaw niyang umalis noong mga oras na iyon. Nang makumpirma ni Police Sub-Inspector Guillermo na nandun ang kanyang anak ay tila ba kinabahan na ito kaya naman panay na lamang noon ang follow-up sa anak ng tawag at text ngunit hindi na umano ito makontak at nagsimula ng mag-alala ang ama. Sa kabilang banda 10 PM ng January 24 ay napasok na ng assault team ang barangay Pitsandawan kung nasaan nandoon ang kubo ni Marwan. Ang blocking force naman ay nasa bandang barangay Tukanalipaw sa May Maisan. Positibo na umano na nasa kubo ang kanilang target dahil bandang alauna ng madaling araw ay nag-ilaw pa umano si Marwan. 2:30 AM nang nakalapit sila sa kubo ni Marwan at nagkaroon ng palitan ng putok. Bingo! Napatay nga nila ang matagal ng wanted na terorista. Binalak pa nilang kunin ang bangkay nito ngunit dahil sa mabigat ito ay kinuhanan na lamang nila ito ng litrato at pinutol ang isang daliri para sa DNA sample nito.
Subalit nang dahil sa ginawa nilang pagpapakutok ay naalarma ang tinatayang umabot sa 1,000 pinagsamang puwersa ng MILF at BIFF. Sinubukan pa ng tropa ng 84th Special Action Company na umalis na kagad sa lugar at magtungo sana sa lugar kung nasaan ang blocking force na 55th Special Air Force Company. Subalit hindi pa man sila nakakalayo ay pinaulanan na sila ng bala ng napakaraming miyembro ng MILF at BIFF. Kwento ng mga tropa ay nakuha pa umano ni Makmak na ibon sa lupa ang mga radyo at mga rifles upang huwag makuha at magamit ng mga rebelde. Gamit ang kanyang sniper rifles at granada ay pinilit umano ng batang Tria na ikobor ang iba pa niyang kasama na naiipit sa bakbakan. Gamit ang kanyang rifle ay sumugod siya ng mas malapit sa kuto ng MILF at BIFF at siya umano ang may pinakamaraming napatay sa mga ito. Ngunit dahil sa dami ng nakapaligid na MILF at BIFF na palapit na ng palapit sa kanila, ay tinamaan siya ng grenade launcher. Sa pumasok na 78 na komando, ay 34 lamang dito ang nakalabas ng buhay at sa kasamang palad ay kasama sa mga napatay ang tinaguriang tigre ng SAF na si Police Sub-Inspector Max Jim Tria. Natagpuan na lamang ang katawan ni Police Sub-Inspector Tria na nakadapa at may hawak na 2 granada. Dagdag ito ng bala at ayon mismo sa mga rebelde, ang sniper at scout ranger na si Tria ang last man standing sa nasabing labanan na halos tumagal ng mahigit 10 hanggang 12 oras. Mga kaibigan, mabilis na mabilis lang ito, no? Gusto ko lang i-share sa inyo ang game up na pwede ninyong pagkakitaan. Maglalaro ka lang dito katulad ng color game, Dragon vs. Tiger, Red and Black, Tong Eats, Pusoy at marami pang iba na tsak na mag-e-enjoy ka at the same time ay kumikita ka pa. So ano nga ba itong game app na ito, ano? Ito ay walang iba kundi ang Dream Club. Siyempre kung bagong open mo pa lang sa app na ito ay mag-register ka muna. I-click mo lang yung register at pilapan mo lang yung hinihingi. Pag okay na, i-click mo lang yung register at boom, maglalaro ka na kagad. Pwede ka dito mag-cash in. Click mo lang yung wallet at mamimili ka lang ng halaga na gusto mong ipasok sa app na ito. Kung nakapamili ka na, ay enter mo lang yung GCash number mo. Click mo din yung send OTP then save. At syempre pag marami kang napanalunan ay huwag ka nang mag-atubili at i-cash out mo na yan. I-click mo lang yung withdraw at ilagay ang amount na gusto mong ilabas. Enter mo lang yung GCash number mo. Click mo yung bind then withdraw. Ganun lang kasimple mga kaibigan at kung interesado ka ay ilalagay ko ang link ng game app na ito sa description ng video ito. January 25, 2015 nang makarating ang malungkot na balita sa pamilya Tria na kasama ang batang si Police Sub-Inspector Max Jim na noo'y 27 taong gulang pa lang sa mga nasawi sa misyon. Ayon sa paglalarawan na General Carlito Gaves, head ng Government Coordinating Committee, nakasama niya si Police Sub-Inspector Max Jim Tria sa Basilan. Maliit lamang daw ito pero matapang. Ayon sa kanya, ay mas nanaisin niya na lamang umanong mamatay kaysa sumuko. Pinatunayan naman ito ng kanyang kaibigan at classmate na si Paolo Sixto Landig. Sinabi niya umano na hindi siya magpapahuli ng buhay. Mas nanaisin niya na lamang humawak ng 2 granada sa kamay upang ipaglaban ang kapwa sundalo. Napatunayan naman ito dahil nga hanggang sa huli ng kanyang hininga ay iyon nga ang kanyang ginawa. Nabalot naman ang bighati ang pamilya, kaibigan at ng kanyang bayan. Inilarawan ng kanyang mga kaibigan at guro na tahimik lang siya at ayaw niyang siya ay pinupuri. Kwento nila ay masaya, makulit ngunit mabait na kaibigan si Police Sub-Inspector Max Jim Tria. Ang 12 ng batang bayani ay inilibing sa Barrio Paltabira, Catanduanes at binigyan ng 21-gun salute. Bagamat maagang nawala ang tigre ng battlefield na si Police Sub-Inspector Max Jim Tria, ay may tuturing naman umano na tagumpay ang pagkakapatay kay Marwan dahil sa kakaibang katapangan at kabayanihan ng mga tinaguriang Mama Sapano Fallen 44. 7 taon na ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng mga tao ang kabayanihang ipinakita ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo at saludo po kami sa inyo. At siguro ay dito na magtatapos ang video natin ngayong araw mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ay huwag niyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At ayun na nga hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!